The all-new Samsung Galaxy A70 series is one of the A series na flagship phone but mid-range budget ni Samsung. Pagbukas mo ng karton, meron kong makikita ang parang maliit na isa pang karton sa loob. Meron siyang isang kasama na free protective plastic, transparent case, and kasama na rin dito yung mga documentation warranty. Ordinary protective plastic lang siya. So I suggest pwede kayong maghanap ng mas matibay para maprotektahan pa yung inyong mga phone. With free regular earphone jack at Type-C to Type-C fast charger. Kudos nga pala sa Samsung dahil dyan. Ang back cover niya ay plastic or tinatawag nilang glass-tick. Unang tingin, akala mo para siyang glass, pero plastic siya. Kung mapapansin mo, meron siyang parang mga rainbow illusions. Pag ginalaw mo sa iba't ibang mga angles, super cool niyang tignan, di ba? And the Samsung A70 has 3 variants of colors na lumabas dito sa Pilipinas. Meron siyang metallic blue, metallic black, and coral white. Front glass is what they called front Corning Gorilla Glass 3. And already installed na ang free screen protector. The screen is Super AMOLED 6.7 inches 1080 pixel display at 20:9 aspect ratio. Same size of Samsung A80. Sobrang vivid at ganda ng kanyang screen dahil syempre naka-AMOLED na. And yung kanyang thumb lock naman almost half a seconds lang. So, mas mabilis pa rin siya compared dun sa A50. Make sure lang na 3 times of screening for the register of the fingerprints para lalong maging responsive sa pag-unlock ng phone. Meron din siyang special features na ang tinatawag na face unlock. Mabilis din siya pag ginagamit. Pagdating naman sa gaming functionalities, maraming mga bad review sa kanya. Na-try ko na rin siya. Merong mga minimal frame drops. Unlike kay A50, swabe ang paglalaro ng Asphalt or ML. Ang storage niya naman ay 600GB of RAM and 128GB of internal. Meron ding isa namang klase na 8GB of RAM and 128GB of internal storage. Sa Pilipinas lang siya lumabas. And unlike sa Samsung A50 and A80, etong A70 ay expandable memory. The chip set of A70 is Snapdragon 675, 11 nanometer, and Adreno 612. Pagdating sa graphics, meron siyang ginagamit na skin on top of Android at ang tawag doon ay One UI. Same sa Samsung A50 and A80. Good battery performance din itong si A70. Ang kanyang usage battery is 8 to 9 hours screen on time average user. And then, meron naman siyang 7 to 8 hours screen on time user pag loaded ng gaming and internet. The specs of battery of A70 is 4,500 mAh with 25 watts fast charger. So parang mga nasa isang oras lang yung kanyang charging time. Okay guys, pumunta naman tayo sa kanyang camera review. Meron siyang triple camera setup na 32 megapixel 1.7 aperture, 8 megapixel 2.2 aperture, and 5 megapixel 2.2 aperture na depth sensor. Eto guys yung kanyang mga sample na nakunan ko. Okay guys,
vivid naman siya, pero hindi naman ganun ka-sharp, lalo na pag zoom in mo yung mga sample images. Ang problema lang guys sa kanyang camera is wala siyang night mode or nightscape mode. Pero sabi sa akin ng taga Samsung ay incorporated na daw doon sa kanilang Live Pro yung night mode. Okay, pumunta naman tayo doon sa kanyang selfie camera, yung kanyang front camera. Meron siyang 32 megapixel na 2.0 aperture na sobrang ganda. Ito yung kanyang mga sample shots. So ayun yung mga samples, nakita nyo, sobrang ganda niya, sobrang natural ng mga pagkuha sa front camera. Perfect yun sa mga kagaya ng iba dyan na mahilig mag-selfie, mag-record sa mitang front camera. Meron din siyang mga special features na kagaya ng AR emoji. Okay guys, pumunta naman tayo dun sa kanyang video recording. Ito yung kanyang mga samples. So ayun guys, no? Nakita niyo yung mga sample videos niya. Sabi niya is 4K yung kanyang resolution. Pero hindi niya masyadong na-execute yung kanyang pagka 4K. Medyo shaky yung mga kuha. Ang kinaganda lang nun ay meron siyang widescreen mode. Okay guys, honest performance tayo. Pros and cons muna. Ang pros niya, number 1, ang screen niya is 6.7 inches. Maganda siya sa panonood. And number 2, expandable memory. Tapos number 3, battery. Sobrang taas ng milliamp hour niya. And number 4, front camera niya ay no pop-up. Very sharp and vivid yung kanyang pictures pagdating sa front cam. Okay, yung kanyang cons naman, number 1, video recording, slightly shaky, at walang night mode. Number 2, poor gaming resolution. Pag ikaw ay naglalaro, minsan para siyang laggy. And then number 3, not perfect for cellphone vlogging. Dahil nga siguro, medyo slight poor video recording siya. But all in all, very practical naman gamitin. Maganda siya at swak na swak sa presyo niyang 22,990 any Samsung outlet as of September 19, 2019. And that's it for today mga kaibigan. And please, pag-correct na lang ako sa comment section kung meron man akong nasabi na mali sa unit na ito or nakalimutang sabihin. Paki-indicate na lang sa comment section below. And please,
Don't forget to like and subscribe my channel. And thank you very much. And God bless always. Bye.